Hello, gandang hayop sa gabi kasi gabi ngayon. So habang inaantay natin si Mrs. Ako'y magbablog muna. Dito kami sa Walter Mart. At uli nagpapasalamat ako sa subscribers ko. Salamat sa inyong suporta. Sa mga bago sa channel, pa-subscribe na lang. Maraming salamat. Ito po uli si Doc Bernie. Then pagka nagustuhan niyo yung aking video, then pasuhin ng like. Okay, so alam niyo naman na ako'y nagtrabaho ng 8 years sa poultry. Ako'y technical health veterinarian sa isang integrator. So pag-usapan natin ngayon yung dahilan kung bakit nababansot o hindi lumalaki yung ating alagang manok. Okay? Primarily yung mga broilers, yung mga patabaing manok. Okay, so kung mapapansin nyo, sa mga inaalagaan, depende kasi yan sa target weight. Ayan, depende sa kung fast food ang pinagbebentahan o sa palengke. Okay, so pansin yung tinatawag na runts, yung maliliit, 1 kilo pababa. Bale, luging-lugi sa pigs na pinakain dun kasi nga ay maliliit sila. Okay? So ano ba yung dahilan? Bakit nga ba nagkakaroon ng ganun? Okay? Sa poultry, ang especially sa mga patabain, ang number one na nakaka-apekto dyan, yun, tama, feeds. So 70% na dahilan kung bakit nagkakaroon ng bansot sa mga sa poultry o sa broiler ay dahil sa feeds, okay? Lalo na pagka growing saka sa finishing age, okay? So syempre yung quality ng feeds, lalo pagka merong yung tinatawag nilang mycotoxin o yung napanis yung raw materials pag nakain ng manok yon, so nababansot sila yung manok, kakaroon ng ayun, especially yung mga tawag na helicopter yung balahibo, di sila nag-gain, kumakain sila ng kain, nilalabas lang nila, hindi nadadigest maigi yung pagkain, so hindi nagkakaroon absorption, hindi pumupunta sa kanilang katawan yung kinakain nila, so talong-talo lang sa feeds na pinakain natin, talong-talo talaga. Okay? So ayun, nagkakaroon ng runts, yun yung pinaka number one na reason sa feeds. Okay? Ang pangalawang dahilan ay syempre sa brooding. Okay? So itatackle ko yan sa susunod na mga videos ko. Yung brooding, ibig sabihin niyan yung artificial, 'di ba sa normal na pag napisa yung manok, nililimliman ng inahen. Yun ang natural way ng brooding. Di pa sila lumalayo, so dun sila kumukuha ng init sa inahin nila. Okay, so naalagaan yung mga sisiw pagka nandun sila sa ilalim ng inahin nila, so dahan-dahan hanggang sa sila lumaki. Okay, so tatandaan natin, ang sisiw kasi hindi nila kaya i-generate yung temperature. Okay, so naka-base lang sila dun sa environment. Kagaya pagka mainahin nga, yun, pumapasok sila sa ilalim inahin para hindi sila ginawin. Okay? Ang prinsipo ng brooding kasi, pagka gininaw, halimbawa nakita mo yung sisiw at mahaba yung balahibo, ibig sabihin nga gininaw yun. So yung kinain niya pumunta sa balahibo. Okay? Pag nabigyan natin sila ng magandang brooding, ibig sabihin magandang brooding, hindi sila naanginan, maganda yung heater na binigay natin, so pupunta sa katawan. Wala silang gagawin kundi kain ng kain, ang tataba. Sa first 14 days. So anong advantage noon? So ibig sabihin, pagkain sila ng kain, tumaba sila, mabigat sila, malaki na sila after brooding sa 14 days. So maganda yung start na weight o laki ng manok mo papunta sa growing at sa finishing. So big advantage na nabigyan natin ng magandang brooding yung sisiw. So ayun, itatackle ko yun sa susunod ng mga videos ko, yung about sa brooding. Okay, so ito ay overview pa lang yung dahilan kung ba't nagkakaroon ng bansot. Okay, yung third reason, yung pinakapangatlong reason ay sa lalo na sa finishing, sa finishing stage, sa growing saka finishing, pero mas common ito sa finishing. Okay, ang third reason ay sipon. Okay, so kasi pag may sipon, ganun din. Syempre may sipon, mababa ang may sakit sila.
mababa yung kanilang appetite na kumain. So ibig sabihin, pagka mababa yung appetite na kumain, natural, hindi sila lalaki, hindi sila tataba. So bababa yung consumption, bababa yung average daily gain, bababa yung average live weight ng ating manok. So ayun nga, pag napabayaan yung house at halimbawa sa mga aircon, hindi natatanggal yung mga cost nagkukosama ammonia, yung ipot nagbabasa, so magpuproduce ng ammonia yon dun, sinisipon pag laging basa. Ayun, so bababa ngayon ang timbang ng ating manok. So hangga't maari, maiwasan natin yung sipon. Hindi naman maiwasan talaga yung sipon, pero yung severe na sipon, pag mataas talaga yung ammonia, doon nagkakaproblema. Isa pa, pansin ko, yung mga manok na may sipon ay ampaw. Malalak sila pero magagaan. Ayan. So, para bang suyot, kumbaga. Okay, so, yan muna may share ko ang tatlong dahilan kung ba't may bedsot. Number one, sa feeds. Number two, dahil sa bad brooding. Then number three ay may sipon yung, nagkasipon yung manok natin, kaya sila nababansot. Okay, so ayun, I hope nakakapag-share ako ng small info. Ito po ni si Doc Bernie. Kung meron kayong question, reaction, violent reaction, suggestion, paki-comment na lang sa baba. Maraming salamat. Ito po ni si Doc Bernie, Hype na Doktor.